Kamusta mga ka-lods? Isa na naman sa ating mga ka-lods ang itatampok natin ngayon sa ating beta story. Kung bago ka pa sa ating YouTube channel, i-hit mo na yung subscribe button at bell notification. Yes mga ka-lods, walang iba kundi si Lods Verpiculados. Siya ang ating ganap sa ating beta story ngayon at sana ay panoorin nyo ang beta story niya na meron kayong matutunan sa kanya at huwag nyo hayaan i-skip ang video na ito kasi meron tayong mga special announcement sa dulo nitong video na ito. Let's start! So, nag-start ako mag-beta mga 2014 dito sa Santa Rosa, Laguna. May mga veil tail na beta, binili ko lang sa pet shop, gano'n. And then, nung nag-progress na ako sa fish keeping, siguro mga approaching 2015, bumili ko ng beta at saka guppy dito sa breeder dito sa amin. Bumili ko kaysa isa lang. Kasi mga dami ako ng beta pairs, gano'n, saka guppy. Pero yung beta nun sa akin, parang hindi siya nag-flourish. Kada breed ko patay, gano'n. Tapos isa-isa na mamatay yung mga beta, pinamigay ko na lang. Focus ako sa guppy. At yung 2015 hanggang ngayon may guppy ako. And nakakalaro tayo ng shows. Mga gano'n. Tapos sumunod, nung mga sabihin natin mga 2019, July, nagkaroon tayo ng opportunity na merong magbigay sa atin na sponsor ng beta pairs. Then, yung beta pairs na yun, pagdating niya, okay naman. Kaso, nagpagawa ng bahay. Anong nangyari? Yung semento is humalo dun sa tubig. And ending, namatay yung pairs. Mga 5 pairs, 6 pairs. Yun ang nangyari. And then, bale, mga bumilang lang na ilang months, mga September, nagbigay uli yung sponsor natin na invest na breeders. Tapos yun na breed natin. And then siguro mga November or December show yun ng Las Piñas, sumali tayo. Out of 5 na sinali natin, dalawa naman yung nakakuha. Isa dun is own breed na natin, female. And then ngayong 2020, tuloy-tuloy pa rin yung breeding. Medyo bumaga lang since noong early 2020, January, February, sobrang busy. Tapos, yung mga time na yun, nagkaroon ng mga show. Sumali naman tayo. Yung second show natin sa beta, lumuro tayo 2 piraso lang. Pero yung isa dun nakasungkit pa. Yung sumunod na show, apat yung sinahan natin. Lahat nanalo. 2 second at saka 2 third. Ngayon, ang pinupunto ko, hindi man kailangan na sobrang tagal mo na nagbebeta para hindi ba kasi nadi-discourage sa shows. Nano ko, ang advice ko, sumali lang kayo kasi malalaman nyo yung standard. Pag na-meet nyo na yung standard, makakapanalo kayo ng show kahit din yung iba, sobrang experience kaya sure na panalo. Pero kayo, hindi nyo malalaman na maganda yung style nyo kundi nyo sasali ng show or hindi masisipat ng mga belerano. Kaya yung masasabi ko, since matagal na rin ako nasa show ng guppy, alam ko na yung kalakaran, alam ko na rin yung sa standard naman ng beta, inaaral ko na rin. Kaya kumbaga, balance na. Kaya kung lumaro ng beta, kaya kung lumaro ng guppy. So, ngayon, sa ngayon, ang mga beta natin ay mga HMPK na AOC at multicolor. Ang yun ang binibreed natin dahil ako, hirap ako sa long fin. Kaya di ko pinipilit. Pag nag-long fin ako, sure yun, manghihina o mamamatay. Hindi ko ma-maintain. Pero yung mga short fin, yun yung talagang kasundo ko.
So yun, sa beta breeding naman, kanya-kanyang ano yun eh, kanya-kanyang makasanayan. Hindi yung sa isang breeder, yun din gagamitin mo. Hindi ka sure kung gagana siya eh. Kung saan ka masasanay, yun yung gawin mo. Trial and error yung breeding ng beta. Unlike mga live bearer na i-breed mo magkakasama, mga anak. Hindi mo na kailangang hiwalay. Lagyan mo na ng plants. Yung beta, medyo meticuloso siya eh. Kaya ang ma-advise ko lang doon, tsaga lang talaga sa breeding. Nakakabuhay naman kahit pakunti-kunti, at least yung quality, nandun pa rin. Yun lang, mga lods, salamat. So yun, tour ko kayo sa barracks ko. Ito. Ito yung mga fur grooming natin. Mga bagong jarring. Tapos yung mga conditioning pair. Mga breeder males. Tsaka mga alaga lang natin yung mga BLT. Mga pangkip lang. Tapos meron tayo itong mga guppy, 3 weeks old. Tapos sa ilalim, meron dyan mga 150 pieces na 2 weeks old na guppy. Ito yung ating shrimp tank. Dyan natin nilalagay yung mga beta kapag mga 2 weeks old na sila. Meron dyan. Ito mga beta fry. Mga 5 days old. Ngayon medyo hindi kita. Tapos eto yung mga female natin na breeders. Ayan. Tapos eto, kararating lang kanina, mga import. Ito, naka free swim lang nito kanina. Tsaka eto. Yun lang. Thank you. Ang barracks natin. Siya nga pala, meron tayong mga free beta logos. Kung gusto mo magpagawa ng logo sa akin, i-message nyo ako sa Facebook account ko na Mark Lloyd Amorado at gagawan ko kayo ng logo ninyo. Tapos, maraming salamat sa pagsubaybay dito sa ating YouTube channel at I hope meron kayo natutunan sa kanyang beta story. Once again, this is Mark Lloyd Amorado. See ya! Don't wait, let's go down.